My channel, Mama Jing's Kitchen. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking lumpiang sariwa with fresh lumpia wrapper. Medyo matrabaho nga lang ito, pero solid naman dahil napakasarap at napaka-healthy ng recipe na ito. Una po natin gagawin ay ang filling ng ating lumpiang sariwa. Din susunod yung brown sauce. Din yung last natin ay lulutuin ay yung lumpia wrapper na. So tara, umpisa na tayo. Ang una po natin gagawin ang ating filling ng ating fresh lumpia. So, unahin natin yung mantika. Painitin muna natin ng konti bago natin ilagay ang ating garlic. Then, sunod natin yung white onion. Pwede po tayong gumamit ng red onion. So, haluin lang natin, gisa lang po. Intayin po natin na maging brown ang bawang at ang sibuyas bago natin ilagay yung ibang ingredients para po mas makadagdag pa rin po siya sa lasa at aroma ng ating fresh lumpia. Then sunod natin yung chicken. Yung chicken po na ito ay pinakulaan ko na po to kanina para po mas madali pong maluto. Kasi kung hilaw po ang iluluto natin, medyo hindi po maganda yung gulay kasi ma-overcook. So, sunod na natin yung ating singkamas. Pwede tayong gumamit ng sweet potato or kamote or kaya tofu. Iunono ko pong ilalagay yung ating singkamas kasi medyo matigas po siya ng konti compared sa ibang gulay. Mas medyo matagal-tagal po siyang maluto. So, haluin natin ng mga ilang minuto. Then, sunod na natin yung ating carrots. Pahiwa po natin ng manipis para po mas madaling maluto. So, ilagay natin yung ating green beans or bagyu beans. Haluin lang natin ng mabuti para po pantay-pantay na maluto yung ating gulay. Then, lagyan natin siya ng tubig. Pwede tayong gumamit ng normal na tubig or itong ginamit ko ngayon, yung pinakulaan ko po ito kanina sa aking chicken para po mas makadagdag siya sa linamnam. Then, syempre, lalagyan natin ng ating asin. Then, lagyan natin ng paminta. Pwede po kayong gumamit ng patis or fish sauce dito sa pangtimpla. Ang ginamit ko ay asin lang po. Then, haluin lang po natin ng ilang segundo. Then, tatakpan po natin ng mga 1 minute para po mas maluto ng konti yung ating gulay. After 1 minute, buksan natin. Then, ilalagay na natin ang ating secret ingredients, ang ating chicken or cubes. Chicken or cubes po ang ginamit ko kasi chicken yung nilagay nating meat kanina. Hindi ko po siya uubusin, kalahati lang, kasi konti lang naman yung ating gulay na niluto. Pwede po kayong gumamit ng shrimp nor cubes kung hipon po ang nilagay nyo. Then, lagay natin yung repolyo. Pinauli ko pong nilagay yung repolyo kasi po, mas madali po siyang maluto compared sa ibang gulay. Ayaw ko pong malanta yung repolyo. Then, haluin lang po natin ng mabuti na magkasama-sama ang gulay. Then, takpan po natin ng isang minuto rin po ulit para lang po maluto yung ating repolyo. Then, after that, after 1 minute, siset aside na po natin ito. And gagawa po tayo, ang sunod nito ay ating sauce po. So, ayan po, ready na po ang ating filling ng fresh lumpia. So, ngayon, gagawin natin ang ating brown sauce. 1 1/2 cup of water. Hintayin lang po natin na kumulo ng konti. Then, saka natin ilalagay ang brown sugar. Yan. Haluin lang natin ng sandali. Then, sunod natin yung ating soy sauce. Para po maging dark ang kulay ng ating sauce. Ayan, sunod natin dito ang ating minced garlic. Para po mas
may flavor at mas sumarap ang ating brown sauce, lagyan natin ng minced garlic. Yan. Then, haluin lang natin. Hintayin lang po natin na kumulo siya. At pagkulo na, saka natin ilalagay ang ating pangpalapot, ang ating corn flour. Sa corn flour mixture po, tutamunawin po muna natin yung corn flour bago natin ilalagay sa mainit na sauce. Para po hindi siya magbilog-bilog. Then, dahan-lahan lang po. Kunti-kunti lang ang ilalagay muna natin para makita natin kung gaano kalapot ang gusto natin or sobrang lapot. Kung sobrang lapot ang gusto nyo pong dagdagan, dagdag lang kayo ng corn flour at tunawin ulit sa tubig bago po ihalo sa mainit. Yan. So, yan, medyo malapot na. Yan po ang lapot at consistency na gusto ko sa brown sauce natin. Depende po sa gusto nyo, dagdagan nyo na lang po ng corn flour. So, ayan, itabi natin ito mamaya. Set aside natin din. Susunod, gagawin natin ang ating lumpia wrapper. So, okay? Ngayon, gagawin naman natin ang ating lumpia wrapper. Sa lumpia wrapper po, pwede po tayong gumamit ng fresh milk or evaporated milk. And gagamitin ko po ngayon ay tubig lang para po mas tipid at mas madali nyong mahanap. And oil. So, pwede kayong gumamit ng vegetables oil, palm oil, or canola oil. Then, dalawang egg. Batiin lang po natin ng mabuti. Haluin lang po natin na magkasama-sama yung egg, mantika, at saka yung tubig. Then, saka natin ilalagay ng kunti-kunti yung ating flour. Yan. Hatiin muna natin yung isang tasang flour para hindi po siya tumikis at mahirapan tayo ng paghalo. Yan. Then, ubusin na natin lahat ng kalahati. Haluin lang po natin ng mabuti. Yan. Pag wala na po tayong nakitang parang na mumuumuo or nabibilog-bilog dyan na flour sa loob, so ready na po. Sa paggawa po ng lumpia wrapper, mas maganda po gagamitin natin non-stick frying pan para hindi po tayo mahirapan at hindi po dumikit. Then, lagyan natin ng mantika, brush natin, or oil spray. Then, sa mixture po, one third or one half lang ang pwede nyong ilagay dito. Swirl lang natin. Then, yan, mga 1 minute po, makikita na natin medyo tumitigas. So, ayan po, isang indicator po na luto na yung ating lumpia wrapper kasi kusa po siyang nagagalaw. Yan, nagagalaw po siya. Then, ayan, ready na po siya. So, pag may nakita po kayo na parang bubbles, yan na bubbles yan, pwede nyo pong hinaan yung apoy. Yan, ready na po. Ililipat lang natin yan sa ating plato. Then, ubusin lang po natin yung mixture hanggang sa maubos. Ito pong ginawa ko na 1 cup flour. Ang magagawaan nito yung mga lumpia wrapper, mga 8 to 10 pieces po. So, ayan, swirl lang uli. Ikot-ikot. Yan, ikot-ikot lang. Ayan. Then, hintayin lang natin mga 1 minute uli. Yan, makikita natin gagalaw po yan. Yan, ready na. Ready na siya. Lipat naman uli natin sa plato. Then, sunod nito, magbabalot na tayo ng ating fresh lumpia. So, ayan, ready na po yung ating fresh lumpia. Babalotin na po natin ito. So, tingnan nyo po, napakalambot po ng ating lumpia wrapper. Kasi po, lumambot po siya dahil may oil. Pagkulang po yung oil, after a while, yung lumpia wrapper, parang nagka-crack po siya sa gilid. At pwede po kayong gumamit ng lettuce. Hindi po ako gumamit ng lettuce ngayon kasi gusto kong ipakita sa inyo ang mas madaling paraan para makagawa kayo ng fresh lumpia. Ang lettuce po kasi medyo mahirap hanapin sa market at
medyo may kamahalan pa. So ayan, magpe-plating na po tayo. Babalutin natin ang ating fresh lumpia. Ayan, ang sarap. Alam nyo po ba ng mga mamis na isang balot nito, parang nakakain na rin kayo ng isang tanghalian. Kasi yung wrapper niya, may carbohydrates na rin yun kasi flour. Tapos may meat siya, may chicken siya na nilagay tayo kanina. Then yung mga gulay. So napaka sustansya nitong ating fresh lumpia. Yung pangbalot pa natin, ginawa lang natin ng mas may egg pa. So talagang super healthy siya. So ubusin lang natin, maibalot lahat. At sa mga gusto pong maging business ito, pwede nyo pong gawin ito kasi napakamura ng mga gulay at parang makunti lang yung puhunan na kakailanganin nyo. Dagdagan nyo lang yung mga ingredients na para dumami. Kasi ito, 8 to 10 pieces lang naman itong ginawa natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang simpleng paraan ng paggawa ng fresh lumpia. So ayan, dahan-dahan lang po tayo sa pagbalot kasi super lambot ang ating lumpia wrapper. So ayan. Then, after this, lalagyan na natin siya ng sauce. Then, syempre, hindi po mawawala yung ating, hindi po kumpleto yung fresh lumpia kung walang mani. Mamaya lalagyan natin siya. So ayan, ilagyan natin siya ng sauce. Ayan. Then, ang mani. Ang dinurog na mani na hindi kompleto yung fresh lumpia kung walang mani. Garnish lang po natin. So ayan, napakasarap ng ating fresh lumpia. Sana po, try nyo po ito mga mamis sa family nyo. Yan, ang sarap o. Tingnan nyo, talagang super crunchy yung vegetables niya kasi hindi siya overcook. Napakasarap kainin. So, ayan, presenting my lumpiang sariwa with fresh lumpia wrapper. Thank you for watching. Hope you enjoy our recipe today. And please don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell para po lagi tayong magkakasama-sama sa aking kusina. Thank you, and God bless.